Magandang buhay mga bata! Narito muli tayo sa Physical Education, Quarter 3, Week 2. Ang ating paksa ay ang lokasyon, direksyon, antas, daan, at espasyo. Napag-aralan natin o natutuhan natin dito ang iba't ibang pagkilos sa iba't ibang lokasyon, direksyon, antas, daan, at espasyo. Inaasahan na pagkatapos ng araling ito ay mailalarawan mo ang iba pang kilos o iba't ibang kilos at iba't ibang lokasyon, direksyon, antas, daan at espasyo. Narito ang isang diagram na kung saan ipapakita ang direksyon. Sa direksyon, makikita o ang nakapaloob dito ay ang mga sumusunod. Ito ay ang pasulong, patras, pakanan o pakaliwa. Sa pagpunta sa isang lugar ay ginagamitan natin ng tinatawag na direksyon. Ang direksyon ay ang punto ng paggalaw papunta sa isang eksaktong lugar. Maaari itong ilarawan sa pamamagitan ng pasulong, patras, pakanan o pakaliwa. Okay, tingnan ang nasa larawan. Okay, ang mga tao rito ay may iba't ibang patutunguhan o direksyon. Pasulong, ito ay ang ginagamit upang mailarawan ang pagkilos ng isang tao, bagay o hayop papunta sa kanyang harapan. Halimbawa ay ang pagtakbo ng kabataan papunta kung saan sila nakaharap. Patras, ito ay ginagamit upang mailarawan ang isang kilos ng isang tao, hayop o bagay papunta sa kanyang likuran sa pamamagitan ng paghakbang, patalikod o pag-atras. Halimbawa, ang paggawa ng back pedal sa pagtakbo o ang pag-atras ng isang kotse. Pakanan, ang paglalarawan na ito ay ginagamit sa pagkilos ng isang hayop, tao o bagay papunta sa kanilang kanan. Halimbawa, ang paglalakad, pakanan o pagmarcha ng mga pulis sa kanilang kanan. Pakaliwa, ito ay ginagamit sa paglalarawan ng isang kilos ng tao, hayop o bagay papunta sa kaliwa. Halimbawa ay ang pagsasayaw ng sumba ng matatanda papunta sa kanilang kaliwa. Sa pagpunta naman sa isang lugar maliban sa lokasyon at direksyon, ay may tinatawag tayo na daanan. Ano nga ba ang daanan? Ang daanan ay isa ding punto ng pagkilos o paggalaw papunta sa isang lugar. Maaaring ito yung pasulong o patras pero sa ibang paraan. Ito ay nilalarawan sa pamamagitan ng diretso, pakurba o palikuliko o zigzag. Okay, tingnan ang nasa larawan. So, dito meron tayong halimbawa ng isang daanan na maaaring derecho, pakurba, at yung panghuli naman ay palikuliko. So, tignan mabuti ang itsura ng bawat isa. So, derecho, kung ang pagkilos papunta sa isang lugar sa tuwid na derechong daanan, walang paliko o pakurbang daan. Pag sinabi naman nating pakurba, ito ay pagkilos papunta sa isang lugar na may mga pakurba o puro kurbadong daan. Palikuliko o zigzag, ito ay pagkilos papunta sa isang lugar na may mga palikuliko o biglang mga liko na daanan. Ano naman ang espasyo o planes? Ito ay halos katulad din ng daanan. Maaari itong may kategorya sa pamamagitan ng pahalang o patak, diagonal o patayo na espasyo o plane. So, ang pahalang o patag na espasyo o plane ay may pantay na nivel ng daanan. Ang diagonal na espasyo o plane naman ay may unti-unting pagtaas ng daanan. Maaring nakahilid o patikwas ang uri ng daanan. Sa panghalimbawa ay ang patayo na espasyo o plane. Ito ay patindig o tuwid na pataas na daanan. So, tingnan mabuti ang nasa larawan. Ang iba't ibang hati o level ng espasyo ay tinatawag nating antas.
Ito ay nahati sa tatlong uri, ang mababang antas o level, medium o katamtamang antas o level, at mataas na antas o level. Ang mataas na antas o level ay ang mga pagkilos na naisagasagawa nang nakatayo o nakaunat ang ating katawan sa normal nitong itsura patayo. Ito ay ang mga kilos na isinasagawa kapantay ng espasyo sa itaas na parte ng ating katawan. Halimbawa ng kilos ay ang pagtayo. Ang medium o katamtamang antas o nivel ay ang pagkilos sa espasyo o kanibel ng nasa gitnang parte ng ating katawan. Halimbawa ng mga kilos na ito ay ang pagluhod o pagluho. Ang mababang antas o nivel ng anghuli, ito ang pagkilos na isinasagawa sa bandang ibaba ng espasyo ibabang level ng ating katawan. Halimbawa ng mga kilos na isinasagawa habang nakahiga sa sahig o isang patong espasyo tulad ng... Ngayon, subukin nating sagutan ang gawaing pagkatuto bilang isa. Tukuyin ang mga inilalarawan sa bawat bilang. So ngayon mga bata, aalalahanin niyo lamang ang mga salitang ating na bigyang pansin. So sa unang bilang, ibibigyan ko kayo ng 3 minuto. Unang bilang, ito ay tumutukoy sa iba-ibang hati ng nivel sa isang espasyo. Pangalawa, ito ay punto ng kilos o paggalaw papunta sa isang eksaktong lugar at na ilalarawan kong diretso, pakurba o palikod-likod. Pangatlo, ito ay punto ng kilos o paggalaw na papunta sa isang eksaktong lugar na maaaring ilarawan sa pamamagitan ng pasulong, paatras, pakaliwa o pakanan. Ang apat, ito ay isang partikular na lugar o posisyon ng isang tao, hayop o bagay. Panglima, ito ay halos katulad din ng daanan at nailalarawan sa pamamagitan ng salitang pahalang, diagonal o patay. Okay, sagutan natin ang gawaing pagkatutog bilang isa. Unang bilang, tamang sagot ay antas. Pangalawa, daanan. Pangatlo, direksyon. Pangapat, lokasyon. At ang panglima ay espasyo. So sana tayo ay nakakuha ng 5 puntos. Hanggang sa muli, maraming salamat mga bata.